Tatawagin ko lang yung mga names ng participants, no? Okay. Ayla Marie Rosario. Good morning po. Ira Clava. Good morning po. Arame San Ramon. Good morning po. Arjun Gabriel Asanyon. Good morning po. Ashley Jade Paladan. Good morning po. Diana Rose Aquino. Good morning po. Edward De La Cruz. Good morning po. Ira Jade Robles. Good morning po. Ethan Morello. Good morning po. Faith Acerden. Good morning po. Jamie De La Cruz. Jelsie June Piala. Good morning, ma'am. Jerwin Matute. Jerwin. Jovelyn Olvida. Yes, good morning, ma'am. Joanna De Castro. Giancarlo Gutan. Good morning po. John Limuel De La Cruz. Good morning po. John Mark Quijano. Good morning po. John Melvin Domingo. Joyce Barandon. Good morning po. Jenea Joy Pajardo. Good morning po. Karen Asad. Caril Castro. Good morning po, ma'am. Lance Angelo. Lance Casa, sorry. Good morning po, ma'am. Sorry, parehas pala kayong Lance, sorry. Okay, Lance Angelo. Lance Casas. Good morning po, ma'am. Lizelle Basel. Good morning po. Marian Banyega. Good morning po. Mary Joy Graho. Good morning po. Raquel Ann Sevilla. Good morning po. Franz Andre Ornopia. Reginald Reyes. Good morning po. Rochelle Credit. Romelli Bunau. Shantay Loyola. Good morning po. Jane Aspili. Okay. Yung iba nagjo-join, dinedenay ko muna kasi hindi ko mabasa kung sino yung mga present, mas naunang nag-entry, no? Good morning, good morning. Good morning po, ma'am. Okay, good morning. Happy good morning New Year. Po. Pwede tayo mag-start? Good morning po. Okay. Ano yung natatandaan? May natatandaan ba kayo sa last time na topic natin? About student disciplinary policy. Anyone? Meron ba nakakatanda? Meron ba nag-data note? Take down notes? May nag-screenshot? May nag-screen record? Naku po, wala. Okay, magtatawag ako. Okay.
Joanna De Castro. Joanna De Castro. Hello? Naririnig ba ako? John Mark Villanueva. Yes, ma'am. May natatandaan ba? Wala po, ma'am. Ako po. Bakit? Guys, pag tinawag ko kayo, sagot kayo, okay lang sa akin kung hindi nyo natandaan or ano, basta mag-participate kayo para naman kung nagsasalita ako, parang hindi ako nagsasalita sa hangin lang, no? Pag tinawag ko kayo, ninonote ko kasi kung nagpa-participate kayo or hindi. So, kung hindi, kukol ako dun sa kung anong branch kayo. Diba? So, Joyce Barandon. About po sa mga violation. Okay, about sa violation. So, may natatandaan ka ba kung ano yung violation na hindi natin pwedeng gawin dito sa school? Yung paggamit po ng school ID. Saan? Sa mga ibang transaction po. Okay. Very good. So, tulad na last, ano natin, yung paggamit ng IDs na hindi naman ina-allowed ng school sa ibang transaction, lalo na sa mga illegal transaction, at walang authorization ng ating paaralan, yun po ay mahigpit na pinagbabawal, lalo na sa inyong mga estudyante. So, sino pa? Hello? Yes, Faith Aserdin. Stealing the property of the school. Yes, yung pagkuha o pag-angkin ng pag-aari ng ating paaralan. So, ano, magbigay ka nga ng example kung ano yung mga pag-aari ng paaralan na hindi natin pwede angkinin o gamitin. Ira. Ira J. Robles. Po ulit po, ma'am. Magbigay ka po ng isang example kung ano yung hindi natin pwedeng angkinin na pag-aari ng ating paaralan. Chankai. And Kai? Yes po, ma'am. Ikaw, magbigay ka nga ng ano, example. Yung kasali ba? Ano po, ano po? Ano po, kasali po ba din yun sa mga computers? Yeah. Yes, yung mga pag-aari ng paaralan, yung mga computers, yung mga flyers, yung pangalan ng ating school. Yun ang yung mga keyboard. Yes, yung mga, yan, yung mga confidentials ng ating paaralan. Ay pag-aari ng paaralan na hindi natin pwedeng gamitin sa kahit anong transaction, hindi natin pwedeng angkinin. So, ano pa? Pang-iinsulto po or pang-haharas ng mga teachers or estudyante nung yes. Paaralan na yun. Very ay paano pong mga platform? Okay, very good. So, yung paninira, pang-insulto sa ating kapwa-estudyante or
guro o kung sino mang otoridad o tauhan ng ating paaralan ay pinagbabawal po. No, ano pa? Sir pa? Ma'am, yung pagbibigay po ng mga gifts, token, or any type po sa faculty or school personnel po. Yes, yung pagbibigay ng token, ng gifts sa mga teachers as a suhol ay isa sa pinagbabawal din po. So, improper wearing of school uniform, yes, kasama siya. Pagbubuli, yes. Producing, possessing, distributing, publishing, exhibiting, or disseminating literature, LMS, print, place, or show, or similar forms which are offensive to moral contrary to law, public order, good custom, and school policies. Yes, yung pangungopya o paglabas ng mga nilalaman ng ating LMS, no? Yung inyong nakikita sa mga LMS nyo, hindi naman natin pwede yan ipagkalat. So, as a student, ikaw lang at ang teacher ang dapat nakakaalam yan. So, ano pa? Meron ba? So, kung wala na, visible ba yung ating presentation? Yes po. Yes, ma'am. Yes po. Okay, sabi ni Ranz and Day, cheating on exam, quizzes, or activities. Yes. Talagang pinagbabawal ang pag-cheat na exam, quizzes, and activities. Kaya lang, today, sa nowadays, sa mga panahon ngayon, masasabi mo ba na ikaw, Ranz and Day are still hindi nag-cheat sa exam, quizzes, and activities? So, sana hindi, di ba? Pero, yung iba kasi, yung mga gusto ng easy lang, yung mga bilisan. So, ang ginagawa nila, copy-paste, ganyan, para makapag-ano na, exam, quizzes, and activities. So, ito yung mga diniscuss natin last meeting. Ralph Dayaw, why po? Bakit po? Anong branch ka, Ralph? Hello, alam na ba nila? Alam na ba ng admin ng Baliwag? Mag-transfer ka? So, attend ka muna ng class hanggang hindi ka pa, kasi may time ka naman yata mamaya or may vacant ka mamaya. Pwede naman siguro yan mamaya. So, sorry po ma'am, ngayon lang nakapasok. Mahina po kasi signal. Okay lang. Okay lang. Nagkamali din ako sa unang send kasi ng ating link. So, meron nga pala tayo permanent link. Tapos nag-send ako ng panibagong link. Tinura ko naman agad, hindi ko lang sure kung yung iba is nakapasok dito or dun pa rin sa nauna kong link na sila. Ma'am, pa-accept daw po si Jersey Tapang. Alam ko nandito na siya eh. Na-accept ko na siya. Andrea. Okay na daw po ma'am, thank you po. Okay. Yes, meron tayong attendance. Sinend ko na doon sa ating mag-backlit po kayo sa ating chat box sa
Nisinet po ako doon na form. Nakita niyo na po ba? Ma'am, yung mga bagong pasok po siguro natabunan. Nawala po. Sige, kaya yung mga ano, i-send ko na lang ulit para yung iba makapag, ano, makapag-attendance. Okay, good morning. Ayan na, yan na yung attendance. Sinend ko na po ulit. Okay na ba? So, ayan, ito yung kanina, oh, stealing the property of the school. Giving money, gift, or token. So, proceed na tayo sa ating next topic. So, pakibasa nga po. Romel Libunaw. Rinig po ba? Yes po. Sanction. Any violation of the rules and regulation shall be subject to disciplinary action and the imposition of corresponding penalty as may be determined by the investigator. Committee and without prejudice to other sanction measures that it may take under the circumstances such as disciplinary action and or penalties. So, yung sanctions, yun po yung mga parusa. So, isang bantayan o isang, ito ay isang bantang parusa para sa pagtuway ng estudyante sa batas ng paaralan. So, ikaw bilang isang estudyante, kung meron ikaw na nalabag na isang batas, bibigyan ka ng ating paaralan ng parusa. So, hindi naman siguro sa inyo iba na kada kahit sa school naman, kahit hindi nga school, may mga sariling policy. Tama po. Na kung saan, dapat tayong sumunod. And tayo bilang estudyante, bibigyan tayo ng eskwelahan ng parusa. Pero hindi naman po agad-agad na mabigat na parusa yung ibibigay po sa atin. Next, shame as belief, warning. It is notice sent via email to the student that continuation or repetition of specified conduct may be a cause for other disciplinary action. Okay. Warning. Ito yung ano, ito yung mga paunan na ipinadadala sa pamamagitan ng email or Gmail sa isang mag-aaral. Halimbawa, ikaw, estudyante, nagkaroon ng paglabag sa ating policies, So, bibigyan ka ng ating paaralan ng email. Doon, nilalaman nito kung ang mag-aaral ay pagpapatuloy o ulitin ang kinukuin na o nasabi doon na kanyang violation ay maaaring maging dahilan para sa iba pang aksyong pang-disiplina. So, maaari pang humantong sa ibang disciplinary action. Kung sakaling ang isang estudyante ay uulitin at uulitin ulit yung mga nagawa niyang paglabag. Okay po. Next. Karen Asan. Reprimand. It is a severe form of formal rebuke by a person in authority. So, reprimand, ito yung pagsaway o ito yung
isang matinding anyo ng formal na pagsaway ng otoridadong tao doon sa isang estudyante. So, parang sa eskwelahan, ito ang ating guidance counselor. So, maayos o otorizado siya sa pagsaway sa ating mga estudyante na lumalabang ng ating kataas. Next, Lizelle Base. Censure. It is a severe form of formal rebuke by a person in authority. So, censure, ito ay isang nakasulat na pagsaway para sa paglabag na tinutukoy ng isang otorizadong tao. So, itinuturo ito sa tinuturo ito sa pamamagitan ng email. So, by email din ito. So, isinisend ito ng mga otorizadong tao. Ang limawa, ako, si Ma'am Judy, admission officer ng Santa Maria, is pwedeng mag-send dun sa estudyante ng email dun sa nagawa niyang paglabag. So, hindi rin siya nalalayo doon sa isang nating ano na reprimand. Sorry. Yung warning. So, para din siyang warning. So, next, Lance Gaza. Restitution. Repayment of the direct cost for damages or services resulting from a violation. Okay, restitution or yung pagsasauli. So, anong pagsasauli ba? So, ito yung pagbabayad ng direktang halaga na isang estudyante sa kanyang mga napinsala. So, siya, kung kayo bilang estudyante, meron kayong na-damage o nasira dito sa ating paaralan, so, kailangan nyo po yun bayaran or palitan po. So, yun nga yung pagbabayad ng direktang halaga para sa mga napinsala o serbisyo na nagre-resulta mula dun sa inyong nilabag na batas bilang estudyante. So, next po. Edward. Suspension. A school is allowed to deny or deprive an hearing student of enrollment in AMAU OED for a maximum period not exceeding 25 days. Okay. Pagsuspinde. Or suspension or pagsuspinde. So, ang isang paaralan ay pinapahintulutan na tanggihan or tanggalin ang isang estudyante nagkamali o lumapag sa batas. So, kumbaga, bibigyan lang siya ng hindi hihigit sa 25 days, sorry. So, hindi dapat hihigit sa 25 days yung ibibigay sa kanya ng eskwelahan na pagliban sa paaralan. So, yun yung kanyang, yun ang ibibigay sa kanya ng paaralan. Hello, naririnig ba ako? Sorry, natanggal yung ano. Papa. Okay, sige. Ayan nga, suspension. Yun yung hanggang 25 days lang ang bibigay ng isang paaralan sa isang estudyante na lumabag sa paaralan. Lalo na sa under ng or mga naka-enroll sa AMA
university online education. Ayla May Rosario. Exclusion or dismissal. This is a penalty in which the school is allowed to exclude or drop the name of the student from the school enrollment list for being undesirable or dismissed student during term he, she is enrolled in and terminate his or her access to activate subjects. Upon exclusion, the school should immediately issue the transfer credential to the erring student. The decision of the school on every case involving penalty of exclusion from the school enrollment list together with all the pertinent papers therefore shall be led in the school for the period of 1 year. Okay, exclusion or dismissal. Ito yung pagbubukod o pagkatanggal. So, ito ay ang parusa kung saan pinapayagan ang paaralan na ibukod o i-drop ang isang mag-aaral. So, ang isang estudyante na lalabag na yung paglabag niya is halimbawa ginamit ang pangalan ng eskwelahan sa hindi maganda or illegal na transaction, so bibigyan tatanggalin siya ng ating paaralan. So hindi na siya allowed ng eskwelahan at kailangan ito ay tatagal ng isang taon bago muli siya tanggapin ng ating eskwelahan kung gusto niya man ulit na dito sa atin mag-enroll. After that, ang ating school registrar kailangan agad ibigay ang mga credentials ng nasabing estudyante. So halimbawa, ikaw bilang estudyante tatanggalin ka or i-dismiss ka ng paaralan, lahat dapat ng iyong credentials ay ibigay ng ating school registrars, lalo na yung inyong mga NSO, diploma, kung baka sakaling gusto nyo sa ibang school mag-enroll or may paggagamitan kayo. So, ibibigay na yun lahat sa inyo ng paaralan. Next, Mark Joseph Legaspi. Narinig po ba ako? Hello po. Binig. Okay. Expulsion. The penalty of an expulsion is an extreme penalty on an erring student consisting of his exclusion from admission to any public or private academic institution in the Philippines and requires the prior approval of the Commission on Higher Education, CHED. Expulsion is usually considered proper punishment for gross misconduct or dishonesty. The decision of the school on every case involving the penalty of expulsion, together with the supporting papers, shall be forwarded to the regional office concerned with 10 days from the termination of the investigation of each case. Based on the foregoing, a student may be dropped from the roll during the school year or term. Okay, ang expulsion, ito na po yung pinakamatinding parusa. Ito yung pagpapatalsik na aabot na kayo yung case mo as a student is aabot na sa CHED or dun sa Commission on Higher Education. So,
maaring yung record mo as a student, pagpapasok ka ng ibang eskwelahan, makikita nila yun. Okay, so, nasa sa kanila na yun kung ikaw ay a-accept din nila. Dahil sa mga ginawa mong dishonesty sa pinanggalingan mong school. So, pero ang proseso nun is dapat yung estudya, yung paaralan is may mga papeles na supporting details na naglalaman kung ano yung mga nailabag mong batas para ikaw ay hindi tuluyan ng patansigin sa paaralan para umabot pa kayo dun sa Commission on Higher Education. So, napakatindi nun. So, very stressful as a student na aabot pa kayo dahil dun sa mga hindi magandang desisyon mo bilang isang estudyante. Sorry, wala pala. Sorry, nawala. Dahil pa ako ng salita. Okay. Ano yung last na naano ko? Proceed na tayo dito? Or balikan ko yung isa? Proceed na po. Proceed na po. Proceed na po. So, sa expulsion or sa proseso ng pagpapatalsik, ito yung mga dapat alam nyo as a student. So, number one, Arjun Gabriel. Arjun Gabriel. Sorry. Number one, the student shall be informed in writing of the nature and cause of any accusation against him and required to answer the accusation in writing. If the student is a minor, the parent or the guardian shall be furnished with a copy of a show cause letter. So, as a student, dapat alam nyo din or dapat ipinapaalam sa mag-aaral sa pamamagitan ng pagsulat or email yung mga cause ng accusation or yung mga pag-akusa sa kanya or pag-akusa laban sa inyo as a student. So, kinakailangan sagutin nyo as a student ang posisyon through writing. So, sa pamamagitan ng pagsulat. Kung kayo ay isang minor de edad, dapat ang magulang ay meron ding kopya ng post ng akusasyon sa inyo. So, dapat kung kayo, nakusahan kayo ng ating paaralan, dapat alam ito ng inyong mga magulang. Lalo na kung kayo ay minor student pa lang. Okay, next. Diana Rose Aquino. Number two, if the student denies the accusation or alleged some fact or matter in justification or mitigation of the offense, the student disciplinary tribunal shall hear and receive evidence. So, ang isang estudyante or kung itatanggi ng isang estudyante ang
akusasyon or yung binibintang sa kanya, so kailangan ay tatanggapin ito ng ating paaralan. Pero kailangan meron din mga ibang ebidensya kasi for filing yun eh, na talaga ikaw bilang siyang estudyante, hindi mo yun ginawa or hindi mo yun kinuha. Halimbawa, tinuha mo yung keyboard, so, yun ang accusation sa'yo. So, ikaw, i-deny mo, ma'am, nandito po ako nung araw na yon, ganito, ganyan. So, papatunayan mo as a student or kahanap ka ng magpapatunay din na nandun ka nga nung araw na yon. Parang sa mga talagang case sa mga kaso na naririnig natin sa mga balita. No? Testimony? Yes. Katulad to, may testimony ang isang estudyante na nasaan siya nung araw na yun, nung nawala yung keyword. Kasi kailangan meron tayong mga evidence na nakakapatunayan na wala ka doon. So, para hindi tayo umabot sa expulsion. So, next. Paul Ivan Santo. Paul Ivan Santos. Yes po, ma'am. Ano po yung ma'am? Number 3. Number 3. In all stages of the proceedings, the student shall have the right to assistance of a counsel of his choice. So, ang isang estudyante or sa lahat ng yugto ng pagdi-detail na gagawin ng estudyante at ng paaralan, ang isang estudyante o ikaw bilang estudyante na nagkasala or lumabag sa batas, ay may karapatan na humingi ng tulong sa isang payo na iyong napili. So, parang ka rin may attorney, no? No, hihingi ka ng counseling dun sa napili mo. So, choice mo yon kung sino yung gusto mong mapili na magbibigay sa'yo ng payo. Next, Raquel Ann Sevilla. Number 4. The student shall have the right to listen and to listen to an examination the evidence presented against him to ask clarificatory questions through the fact-finding committee and to present evidence on his behalf. Okay, ang isang mag-aaral ay may karapatang makinig. So, karapatan nyo na makinig, suriin yung mga katibayan na inaakusa sa inyo. So, yung mga katibayan o ebidensya na ipinapakita laban sa inyo, karapatan nyo yun na suriin mabuti. Kung talagang ginawa mo ba talaga to, nandito ba talaga ako nung nangyari yun. So, or baka kasi, di ba, nadamay ka lang sa ginawa ni ni classmates or sa ginawa ni teachers, di ba? Para ano, para magkaroon ka rin sa ng pwede mong itanong doon sa eskwelahan. So, para mabigyan mo ng linis yung pangalan. Next po, Lance Angelo. Number 5 na po. Yes.
The fact-finding committee must consider the pieces of evidence presented and received during the proceedings. So, the fact-finding committee, so, dapat isaalang-alang ng mga committee sa paghahanap ng katotohanan ang mga ebidensyang iniharap kung sa estudyante nagkasala. So, dapat yung mga panahon ng paglilitis, dapat isaalang-alang ng ating committee na naka-assign yung mga katotohanan sa bawat piraso ng ebidensya. Next. John Carlo. Number 6. The student shall be informed in writing of the decision promulgated in this case. So yung dapat ipaalam sa mag-aaral sa pamamagitan ng pagsulat ang desisyong itinahayag sa kanyang kaso. So dapat kung kahit ano man yung maging desisyon ng aking committee tungkol dyan sa nangyaring paglabag sa batas, paglabag ng estudyante, kailangan ipaalam yon sa mag-aaral. So kung minor naman, kailangan ipaalam din sa magulang. So, through email, pwede rin. Next. Jersey Tapang. Narinig po. Hello po. Yes po, yes. Number 6 po ba? 7. If the student is found capable, the appropriate penalty shall be imposed. So, yung last process, kung ang mag-aaral ay napatunayan may kasalanan or sa mga nilabas na ebidensya na patunayan na siya may kasalanan, so, ipapatay na sa kanya yung karampatang parusa. So, yun nga po yung sinasabi natin kanina na expulsion. So, yun yung pagpapatalsik dun sa isang estudyante. So, may questions po? Wala po. May questions? Wala na. Wala po. Teka. Yung attendance ba na ano na? Already responded. Okay na yun, okay na. Okay, wala nang question. Next meeting, magbibigay ako ng activity bago tayo mag-start ulit ng panibagong topic. So, sana yung mga lahat na nandito, no, attend kayo ng next meeting. So, meron akong sariling attendance, tsaka yung mga tinawag ko kanina na nakasagot. So, naka-note po yun sa akin. Okay po? Opo. Okay, sige. Kung wala ng question, that's good today, guys. Thank you and Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Thank you. Thank you.